recap mga kapandit, so actually meron tayong tatlong stages of operation ng torque converter. Una yung stall stage or phase, pangalawa yung acceleration phase or stage, at pangatlo yung coupling stage or phase. In a stall stage or phase, okay, so anong mangyari is that the impeller only rotates, okay, this one only, the impeller rotates, but the turbine does not rotate, okay. So engine applies power but does not rotate, okay, but the turbine right away does not rotate because driver keeps on brakes, so vehicle does not move, okay. So ganito yan mga kapandit. So assuming this is through the wheels, to papunta na po sa ano, gulong sa wheels, so meaning to say ang driver ngayon, okay, or ang operator will step on the brake, okay. So nagbe-brake ka ngayon, so while the engine is operating, hindi ko in-allow na ikot yung ano, yung turbine ngayon. So walang ikutan yung turbine ngayon, only the engine, okay. Yan yung stall stage. So meaning to say sa automatic transmission kasi pag apak mo ng brake, okay, tapos paglagay mo ng halimbawa drive, okay, so hindi yan under or hindi yan gagana or tatakbo yung sasakyan whenever you step out the brake pedal, okay. So ngayon since I step on the brakes, okay, so only itong impeller, so rotate, okay, walang ikot sa impeller. So yung fluid naman nagsa-circulate lang diyan sa sa loob ng torque converter, okay, and that is the number one, the stall stage. Now mga kapandit, during sa acceleration stage, number two stage of operation, which is the acceleration stage, is that acceleration produce high impeller speed now, okay, so nag-accelerate na tayo. So but kailangan natin ng puwersa na para makatakbo yung ma-overcome yung weight ng vehicle, okay. So in the acceleration stage or phase, acceleration produce high impeller speed, so okay, ito brakes are not applied anymore, okay, so inaallow na natin yung turbine na iikot, okay. So and it's because of the stator mga kapandit, so inaallow na kasi natin yung turbine na iikot ngayon, so mag-circulate na ngayon yung fluid papunta sa, sabi ko sa inyo, mag-u-turn yung fluid from the impeller papunta sa stator, and then stator with this pressure papunta na naman sa impeller. So ngayon ang mangyayari ngayon mga kapandit is again iikot to ng mabilis yung impeller, okay. So acceleration produce high impeller speed because of that stator, okay, it multiplies its torque, okay, or it multiplies its circulation, okay, or pressure from the fluid coming from the turbine, okay. So ngayon pag iikot to na mabilis yung impeller, ay ang mangyayari ngayon, resulta is greater amount of centrifugal force that will turn the turbine faster also, okay. So impeller rotates faster than the turbine, so iikot mo ng so makaka-overcome na to ng weight ng sasakyan, and that is the acceleration stage mga kapandit. And ang pangatlo mga kapandit is the stage what we call as coupling, okay. So ngayon nakaandar na yung sasakyan natin, so these two have higher speeds now. So in the coupling stage mga kapandit, ang mangyayari pa ngayon is they will connect as one na. So meron na silang, ang mangyayari pa, meron ng fluid coupling, okay. So
Because ikot na to ng ano at makaka-recover na yung turbine na to at about 90% of the speed from the impeller. Okay? So parang 90% na ang ikot nilang dalawa. Kagandahan nitong torque converter nito is meron siyang torque converter clutch, which is during overdrive gear, ma-activate to siya. Overdrive speed, by the way. Ma-activate tong ano ng tawag nito yung converter clutch. Okay? So itong converter clutch, it's either fluid yung mag-activate nito, or it's either the control module from the transmission control module, okay, or the PCM. Okay? So ma-activate siya, tapos mag-i-engage itong clutch clutch converter, okay, or converter clutch dito sa flat surface na to. Okay? So, and since once this one will engage, this this housing is attached to the impeller, yeah. So attached to the impeller to siya, mga kapandit. So they will turn as one, itong clutch tsaka impeller. And since itong converter clutch is attached also sa ating turbine, okay? So mangyayari ito during overdrive speed, mga kapandit, is ikot silang dalawa. Which is, yung sabi ko sa inyo kanina, panglimang function, additional function ng ano, ng torque converter is to improve fuel economy. Okay? So, this will improve fuel economy kung ikot sa dalawa as 1:1 ratio sa flex plate natin o sa makina with our converter. So, meaning to say, kung ikot sila as one, as compact, mga kapandit, eh, walang mangyayaring power loss dito sa ating torque converter. Not unlike those of the old torque converter na pwedeng magka power loss because of the fluid coupling only. But here, mayroon siyang clutch engaged to the housing, which is a housing is engaged to, is attached to the impeller. And the clutch, converter clutch is attached also to our turbine, so they will turn as one. Okay, and ito namang ano, ito namang stator, itong stator naman is normal lang yun niya, normal lang yung circulation ng fluid niya. Okay, so yan yung ano, coupling stage, mga pandit, number 3 stage of operation. So again, phase 1 is the stall stage or phase. Phase 2 is the acceleration, and phase 3, the stage 3 is the coupling stage. Okay, so yun po yung operation. I hope you naanon niyo, mga kamandit, internalize ninyo gamit ang ano natin, cutaway ng torque converter. So yan, mga kapandit, so I hope may natutunan na naman kayo dito sa torque converter topic natin for episode. At dyan nagtatapos yung episode natin sa taong 2021, mga kapandit. So again, maraming salamat sa pagtitiwala, maraming salamat sa pagbisita, and maraming salamat sa pagsuporta sa The Car Pandit TV. So yung mga hindi pa nakasuporta, please support my channel, guys, mga kapandit. So please like, share kung nagandahan kayo sa topic na to, sa torque converter. Also, subscribe na rin as well. And please click the notification bell, mga kapandit. So para ma-update kayo sa mga bago ko na namang mga upload. So stay tuned, mga kapandit, and marami pa tayong gagawin mga videos sa taong na to. So by the way, shout out pala kay Ma'am Becca Francisco, nagpapa-shout out siya. So maraming salamat sa pagsuporta, Ma'am Becca Francisco, and also shout out din kay Sir Sherwin Buluran for giving me such advices, and also shout out na rin kay Ethan Zakari Reyes sa bagong channel niya. So thumbs up, kiddo, thumbs up.
o yung sa anak ko. Ayan. Again, maraming salamat and salamat sa pagsuporta mga kapatid. So, see you in another episode of my vlogs tungkol sa automotive mga kapatid. So, ciao!